Good evening Philippines, suga mayong buntag usahay, buntag punta makitaan. So duha ka buok sa atong kuan, atong usunod nga adlaw buntag, pero ang regular nga atong yung pagkuan ani sa atong programa is good evening. So good evening sa tibuok sa Cebu, og apilon sa nato ang mga nananaw pong field products din sa Negros Oriental ug Tagbilaran ug lain-lain pang mga lugar sa kinatibukan sa atong nasod nga makita ng atong programang Politics and Beyond. Ako si Councilor Eric Espina ug karong hunata today's program will be about the main controversy that is hounding Cebu City and Cebu Province. This has everything to do with the bus rapid transit system or project. Unsay status og kinahanglan ba gyud nato? Do we really need it? What are the alternatives? And sa kinatibukan ato na sang kuan tukion ang gabahin sa mass transport or transit system para sa atong Cebu City og apilo na lang nato po ng ubang mga lungsod o syudad nga siguro nagkaanamdag ka-traffic. So, unsa may mga pamaagi para makatabang-tabang sa atong pang-adlaw-adlaw nga paglihok. So, we're very fortunate to have this gentleman, and he formerly ran for congressman and he had a very good project. And we are like-minded in this effort. We're very fortunate to have sa araw na ito, walang iba kundi si Engineer Buboy Dungog. Good evening and then good morning. Hi, good evening and good morning to your viewers worldwide. Okay. Of course, here in Cebu, particularly Philippines. Yes. Ang topic na to, Engineer, kuan ra gyud, simple ra gyud kayo, BRT and mass transit. Yeah, mga hot topic karon. Muna hot topic karon kay kuan, nagbangi ang kuan, ang Kapitolyo o ang City Hall, bahin ani, yeah. No? Everybody is affected with the traffic, mga problema dato. So, the economy of Cebu has been losing billions of pesos every day. And this was confirmed by JICA several years ago. Because of traffic? Because of traffic. Traffic flow, no? So outside of Manila, Cebu is the most congested city. Most congested, next to Metro Manila? Next to Metro Manila. Okay. Outside of Manila. Because based on my experience, I've been driving around the city for 40 years. Traffic now average, let's say, uptown Cebu, average na lang kung 3 to 5 kilometers per hour. Okay. During peak hours. Imagine. In Manila, they say the average, they could hit 10 to 15 kilometers per hour. Mm-hmm. Kay na may mga skyways dito. Naapod sila yung mga kaning MRT, sila yung LRT. So basically, ours is worse if you per kilometer, if you compute it per kilometer per hour in travel time. A man can walk 5 kilometers per hour. Okay. So, mas pas-pas palagi magkakaw ka. Kaysa kawan, hilabi siguro magbisikleta ta, no? Yeah, there was a time, I think, way back in, this came out in the newspaper, way back in 2017-2018. Traffic halted in Metro Cebu, up to Migranilla. Because, that was before. When was this, Engineer? 2017. Oh, kay, ang mga traffic enforcer, ha? Migranilla, we're on leave, kay Christmas party. From Cebu City all the way to Migranilla? Oh, because, nag-Christmas party ang mga traffic enforcer. Mm-hmm. So, imagine Migranilla, apektado the whole kuan. Yes. Oh? Igo tanan. So, kuan maguta, close kayong ato mga boundaries sa Metro Cebu, Cebu, Mandawi, very Talisay. Talisay, yes. Mga traffic kali ng Talisay, it will affect the whole city. City, ha? Ma-traffic kali ng Lapu-Lapu, na ipista, maabutan din traffic na rin sa Banilan. Kaya, dupor kayo na itong boundaries. And then when you talk about fiesta, maapil po din na ang Flores de Mayo pag yun. In fact, ako, I was dili pang hambog. Ako kay open ko sa media, sometimes mo tawag ko ubang kanang may mga radio stations here to voice out my opinion on kuan. Several issues, yes. In fact, I ran for Congress as independent way back in 2019. Yes. Wala ko'y partido. Wala ko yung resources, wala kayo kibaw sa misis. Inidagal na nyo ko for the purpose sa akong advocacy na makatabang yun. We should go underground subway. Yes. Kanang subway, ay sa nato na i-discuss. Ako sa ning kuanon, ato ning kuan, ato ning tukion, ato ning kuan, hisgutan unya-unya sa line segment. Pero
These are the kuan, these are the claims ako ni siyang basahon. Oh. Kay hinaot ang laing pong mga lungsod nga namati sa ato. They will learn from the lessons of Cebu. Oh. Kay I've said this many times, engineer, sa una, I was writing a column for Tempo and then Manila Bulletin and Balita. Cebu, and I wrote about this 25 years ago. Oh. Cebu should not should learn the mistakes of Metro Manila. Pero obviously murag wala man na itabo. Mura na tag Metro Manila na ta actually. Ang problema nato din eh. But anyway, hopefully the other cities, major cities in the Philippines will learn from us. Oh. And that pangitaan gyud nilagpaagi nga dili sila mas mapareha sa Metro Manila or sa Cebu. So mo ni akong unang kuan ni kabahin na sa BRT. Mao ni ang mga pulong tapos ikaw lay mutubag. Oh. Ah, okay. Number one, the BRT project, a bus rapid transit system, is a revolutionary approach to improving the mobility of a city and addressing traffic concerns. So may tanaw ni mo, ano pong tuwa na? Yes, I mean, BRT is good, no? But there are instances where it failed. Mm-hmm. It failed in New Delhi. Mm-hmm. It failed in, I think, in Thailand, mm-hmm. in Bangkok, in Nairobi. Mm-hmm. There are countries na nifail because not all applicable kuan kaning areas mo fit in siya. It doesn't mean na mubutan tayong BRT, it will solve. In short, because, one size fits all. Oh, oh, dili pwede. No, no. You have to study, like, itabo karon sa Cebu. I understand, wala sila coordination with the national government, like DPWH. Before you put up a BRT, there are areas here in the, ang original plan was from Pardo, Bulacao to Talamban. Yes. As you notice, there are streets in Talamban na two lanes lang. Yes. Yeah, magbuta. Ang kanara bang pag-settle sa road right away, it will take decades. Okay. So they should have coordinated with DPWH, kay I understand, DPWH will handle the road right of the acquisition. Mm-hmm. It's not the work of the contractor of that BRT. Mm-hmm. Sa okay. Nagkagulihan karon, di ba? Nag-away sila itong Skyway. Uh-oh. Kay wa mo mag-ingon na kutang-tangon din na. Kay that is the, understand, the project work of the highways. Yes. Kanang Skywalk. Oo. Oh, so doon na wala yung coordination. Oo. You should have coordinated na dapat unta, before i-push in na ang VRT, i-wide din ang daan, bisitol na na. Pero kung kanin mga dalana, mga karaan, oh. Kaya we have one of the oldest streets in the Philippines, ang mga karaan nga dalan ba, angay bagay butangan sa butangan bagay VRT? Or mas mayo nga magbuhat taglaing dalan nga mas dako-dako nga appeal na sa plano ang BRT. Appeal, ideally, inanag yung tang plano. Uh-oh. For me, ideally, you should have 10 lanes. Sa mga 10 lanes, 5-5. Oh, 5-5. Kaya ka nang sa duha, kwaon na ni mo, imo man ang ikwaon para sa bus. Walay private vehicles, musodi ha? Pwede musodi na. Oh. So, pangunta na ka engineer, hasta ganit mga school buses, pwede mo agi din ha, di ba? Depende na. Depende na sa kuan niya sa sabot niya sa local LGO o kisay mo administer ang kuan kay napoy mga nagingon nga ang problema kuno sa BRT ikaw may eksperto puro lagi na bus dali kay mo lihok pero kung naay usa ka buok ana maabiriya wala na abiriya tanan sakto ba na kay for example no there mo tan-aw mo ron sa capital kanang iwayan laron kay against ang gobyerno because it will destroy the landscape, landscape, the facades, the heritage. Sakto sa Tinod, kay nabati yung taon ang kuan ang kanatong iconic makinang Capitol. Tapos, tapos magkatinood lang, ang atong Capitolio is one of the most beautiful, beautiful sa pa. Tibok Pilipinas. Yes. With all due respect to the other kuan capitals. Wapo yung kayo. Guba na itong Central Islands. Hindi, naguba naman na. So, ibutangan nila ron diha o kuan sa tubangan na nanay mga steel nanay mga panghaw murag mga panghaw ko no bus station man na siya panghaw ko no so eto ni agi ko na 2 days ago gikan ko simba ni agi lang diha wa na wa pa gay kasugot stack up na kay ngano andiri sa usa ka lane alanganin naman duha ka na magliho mugdungan sa pika side so that is a choke point basically choke point na gyud kay ang kanang bus station. Nasa day, mahunong yung kagaya na may mga passengers. Mga naog, busun sad. May tatugimuan lang tunnel na mga pasahero. Ato, lounge buka ka. Okay. Underground, tawag ka na, pares Makati na. May dagang underground Makati ka ng
underground passenger kuan, passenger kanang pedestrian. Oh, pedestrian. Oh, para di man disturb diri ang kuan flow. Kani guapo na imong punto no, pero ato nang itakelo niya no. Next claim. With its dedicated lanes, efficient boarding processes and advanced technology, BRT has the potential to transform the way people move around urban areas. Yeah, that's true. Oh, but ang ato lang diri number one, our roads here, especially kanang gisugdan karon, every few meters intersection. Oh. Ang bus mahunong gida. Oh. Kaya ba intersection? Yes. So, unsaon mo pag rapid? Dili rapid. Dili na rapid. Unsa may tawag? Sa kaya to kag bus dagan mo pero hinay gapon ano man na may intersection, na may traffic light. Mm. May magpaluparo nimo ng bus. So mo para gyud. Ka o para gyud. Okay. Nya na dapat ato attitude diri na butang talang gyud. Parigi sa Manila ni tap kanang carousel, kanang carousel sa Manila. That's actually a bicycle ang concept ng BRT. Yes. Pero problema gyapon kay namay daghan mo mugamit sa musod sa Ilolin. Oo. Mga VIP, mga powerful kuan, ya. Oo. Mga bisagan ang ordinary galing mga taxi driver, mukawat ito kay maibog man sila kay hawan pa man diri. Stuck up sila. Tapos kuan kanto atong gihisgutan ko naay matanggong, naay ma breakdown. Mm. Ang response time para pagtangtang ana, importante po na kay siguro para dili ma-traffic ang karang dedicated BRT lane, no? Mm. Mapito na, as you notice, some stretch galit din, itangtang ni si Mayor ang islands, kay okay magana, kay gusto na ito, padlapat ang daan ba? Yes. Kaya kanagong islands, occupy mo na. Yes. Ang advantage sa walay kay island, flexible ka. Ikaso, sabi ko na, na yung mabara din eh, na yung mabiriya, pwede ka mo counterflow. Pintalan na lang nato para kabalo sa kabalo ta sa lane, no? Respective lanes, no? Ano yung purpose diha? So, pintalan na lang yun. Okay, during emergency, mga fire truck, ambulance niya, stuck up din eh, which I have witnessed for so many years. Mm. Kung na yung island, di naman kaka, parehan na. Correct. Support the Kapikas lane. Oo. Kasi so, na, flexible mata, ay panahon yung flexible ta, hindi tayo follow traffic light, kaya di na yun kaya sa volume of... So, ang maingon na to, kaya mura magmapara siguro ng BRT project sa atubangan sa Kapitulyo, nakatabang na nakaroon, kaya mas ninglapad na ang dalan. So, posibleng we can enjoy the benefits of a mistake. Ang advantage lang sa BRT, kaya o dili mo click, sa'yo rin dismantle. Okay. O kay, kato na mga imong kuwaon katong mga shade katong mga bus station shade imo ro man ang i-level na i-clip gikuha na mga island so naay advantage unta. Okay, anyway, so tungod sa atong design kay basically our roads are not designed for those projects. Yes, basically imagine ka sa una atong daan sa una usara kolonra tatanil diha sige tag expand. Basically, wag yun tayo concrete urban planning. We did not anticipate na magbutang tayo BRT. So, kani, another claim, these separate lanes for BRT buses will allow the system to avoid traffic congestion, providing passengers with a more efficient and quicker journey. Na inani ha, ang situation karon sa ground, okay. Assuming nananan, human na ng BRT, Capitol to South Bus Terminal, o libutan talang mamanay for space or iskaryo. If I am a call center agent from Minganilla, Naga, South, sa karon, all I have to do is ride a modern jeep air condition going to IT Park. Usar ko kasakay. Mm. Point to point. Yes. Existing naman na karon. Yes. O, karon, o na IPRT. So, di nakasod niya ang katong modern jeep. Ang pagutana, ang pagutana, okay. Kung na kay BRT, sugtan pa nimo ang ubang po mga public transport system. Wala pa na nilang i-discuss. Kaya sa ubang nasod, kung BRT ra, dili sugtan ang ubang mga transport systems. Ay, dakong problema ha. Have they talked to the more or less 2,000 operators? Oo. Jeepney operators sa Cebu City? Oo. Saan mo pag-consolidate na? So, og di nimo na istoryahon kinsay magbutang tag bus diri, may member ba mo, I don't know how to approach. Kanang mga modern jeepneys pa, sa uma na. Kinsay may tugutan nimo da sa BRT lane ng mga buses? Maski dili nimo tugutan sa BRT lane, pero pwede bang makikompetensya po ng ubang buses, jeepney, hasta habal-habal? I don't know, istoryahan na ba na sa mga city official na to? Okay, next question. Oh.
these separate lanes, these separate lanes for ade kani mo ni siya. As a result, travel times will be reduced. Tinood ba na mas maubos ang travel time? Well, inani, ako lang imagine ang real situation ba kay wapang kita kasuway dari sa Cebu City. Right now, muli kito, call center agent ko from Naga, Mindanao, or vice versa, from North ko, Talamban, going to IT Park, or dari sa Liloan, Danau. All I have to do now is ride a jeep mo doon. Naa naman. Naa na. Oh. Diri-diritso pa. Point to point, oh. Nagaling Mactan, magsakay lang kag-bus, dito na ka sa IT Park. Madugay lang ka to sa traffic. But you are comfortable. Yeah. Di ka mabasa, di ka mag-uwan, ana. Karon, ang may tabo from Naga, Mindanao, sakay ko modern jeep or any balhabal ba, manaw ko sa bus terminal, kaya nabugsugod niya. Sakay ka? Sakay na sa kugbalik, BRT. So, dili point to point? Dili point to point. Sige. Ha, di ba? Okay. Ana, kanira bang, mas madugay. Kanira bang commuter, gusto ginang point to point. Okay, any, para mapubri, madato. That's why, comfortable ba? That's why malitag sa kanan, bisay. Magkapuli kitag bayad sa monthly amortization. Wala, mapalitag motor man gani. Ay, oh yeah, despite the risk, akong barbero. Di set kibaw mo drive. But sir, I have to learn how to drive the motorcycle because I live in Naga. Okay, we're going to pause for a few reminders sa atong pagbalik sa Politics and Beyond. We will continue this discussion on the BRT and mass transport system sa pagbabalik po ng Politics and Beyond. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siyensya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siyensya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. Babae lang ako. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Okay, balik ka sa ating programa ng Politics and Beyond. Kahinabi ang gyapon nato si Engineer Buboy Dungog. And ang atong istoryahan din eh, dili ni diskurso. Kulong kabildo lang, kulong kabildo. Kabahin sa BRT o mass transport system. So, ang next claim, okay? Making public transportation more appealing. Yeah. To car users and ultimately leading to a decrease in the number of vehicles on the road. Yeah, there's nothing wrong with that statement, but the reality on the ground, ang purpose ko sa BRT is you encourage people not to bring their cars. No, particularly arela ta diri sa situation karon kay ari pa man magsugod sa Sbenya Boulevard. Okay, balik-balik ka sa ta, from Talisay, Naga, Mindanao, I have a car. I go to IT Park. So, para mo kuan ko na, mo support ko na, from my house in Naga, Mindanao, kasi ako dadong ang auto. Naman ko yung auto. Yes. So, ako ibilin dia sa, asa man ako ibilin? Sa para mabalhin ko sa BRT. Malagi. Ha? Naon tayong lugar, no? Oo. Nga morabag parking, yeah. Hindi na ibilin. Lisod ba kayo ron ang parking space sa siyudad? Yes. So, butang tala, magbutang ang siyudad o terminal niya. Oh. Parking area. Kaya ato mo park dito. Diba? Kaya saan mo may bilhin ang auto? Bilhin mo sa daan? Ikuha ka, iklam. Yeah, there are not only a few vehicles, hundreds or, yeah, ang kanapang mga motor. Mas nagkaanam po ng mga motor po.
So, magdagog mo to, kay ka na gamit ngayon, kay gusto ko igawas balay na, aday nang, hindi na ko maglakaw rito, masakit pag parisikat sa liha. Kago, niya, mahunong nasagod na sa saw. No way. Dito na ko datuan ako sa asa ko report, ayala ba? May unta kung kanin BRT, this is the adapted mass transit sa tibuok. Oo. Siguro. Lungsod ka na nga, naayunta na, no? Na ba? In place na ba? In place, pero marag. Initially, it's really a big challenge. Just like what happened to other countries. Giundang nila because wala lagi, wala dili synchronized ba? Okay. Muna. Murag, murag kuan lang, muratag, nipalit ang pantalon nga puti, pag huma nipalit ang polo nga itom, nga murag, wala natunong. Ako, gika ko sa Talambad, kay ang bulk yun sa baseline study, kana yung noon na yun na, notin na nagbanila Talambad na kuan sa traffic because of number of vehicles, daghan yung kayo sa Talambad. Kaya naman ko din mga housing, the middle class housing. Oo. Karoon, nanganak na ilang kuan. So, una, 20 years ago, sa rest ka na. Karoon, lima na, upat, kahit dagko ng mga anak, palitan ng sakyanan. So, ba't tinaghana yung sakyanan sa Talambad? That's why... Pangutan, unti ka unya, kung wag ganita kabalo, unsa ka daghang auto ka na tuwig ang mabaligya. Tapos pila ka motor pagani ang mabaligya din sa Cebu Province per se o Cebu City, labi na sa Cebu City. Anyway, another claim, efficient boarding process is another aspect of BRT that will enhance mobility in the city with prepaid fares and level boarding platforms. Imong tanaw, engineer. Yeah, that's a kwan. That is a just the what you have experienced in other countries. That is one way of making your ride very kwan. Kung kana prepaid fares. Para rin as BRT, dili BRT mag, na dili pa rin sa ubang nasod nga magamit sa bus. Or din sa ato, pwede pong gamitin sa jeepney nga iswipe na lang. Or sa kuano ta, sa apil sa habal-habal, no? Kung makabuhat ang prepaid nga para dala lang tanan. Well, no problem with that. Kaya naman tayo mga digital quadron card. Pwede kayo mag-GCash lang ka. Okay. Ang ako lagi concern is the kuan kanang road network na to ba? Na dili yun sa mo fit in pa. Hindi pag yung fit in. Bigyan sila. Kung ano man na, sugot mo man na, kaya anyway, maabot mo na sa Talamban. Okay, sige. I-assume na ito mo, angin na, padong sa Talamban. Yan. Saan mo na rin na pa may duha ka lang sa Talamban? Huwag mo lagi ito lang isugdag wide din dito. Kaya sakto ka, kung short lang, kung ako from Talamban or Mandawi, maaari ko IT Park or Capitol, ako sa ibilin dito sa pag-asa na magsugod rin sa North Usipo, parking ni mo. Escarrio Baron. Parking ni mo. Asan na ko i-park? Muna siya. Karon ang nahisgutan ka ng sa Iskaryo, kaya ba sa Iskaryo na BRT? Mahuot. Una ko sa nag-wide din na Iskaryo, amot, pamunasok din. Di, sa pasabot ni mo, murag. Mahuot nung ayaw. Murag wrong spelling na pod. Inani ah. Ang kanyang manggong road network, kanyang manggong atong kanyang John, Wanausminia, Mango, Iskaryo, mauna siya kuan pa sa artery, major arteries. Yes. Padong si mong kasing-kasing. Major arteries. Any disruption niya, imutang mo. Mabaldag yun. Mabaldag yun, no? Mabito na ang the most logical regular na solution kay, ano na magudang dahan? Kung di naman taka, why di na? Kaya high-rise building. Either you go up, you'll go down. Yes. Bisa kinsa mo po tanong na around the world. More na choices. Wala na yun. Kaya di nagi ka palapan. Unless you build another road network. Asaman. Magtukod ka ato mga lugar nga wala pa'y dalan. Okay na. Bago yun yung road system yun. Coastal roads, no? Kana, okay na. Coastal, no? Coastal. Wala gimme mo sa SRP. Or pan pan mountain highway. Pwede, sa mountain. Dito sa bukid. Dito sa bukid. Pag human, kung usa lang ka mo ato, usa ka mo resipi, usa ka mo kanaog. But din higot sa city, we are talking about Cebu City na we have only a small land area. Mabito nang sige reclaim to atong mga leader sa una, sige reclaim kay basically, we have only a flat area of 10% sa total land area of Cebu. The rest is hilly and mountainous. So, listen to kayo, ang very challenging good ang kuan kaning mass transport. Kani, another claim, ha? Engineer, BRT buses can minimize the time spent at each stop, allowing for a faster, more reliable service. Mo man yung mga termino. minimize time spent at each stop, faster and more reliable service. O sa may papulong ni mo, ana? I don't know, kay ang kuan magod, ang kanay manggong 8 stop, sabo siguro ng 8 stop, ang haram na sa designated bus station. Oh. O siyempre, volume of passengers, kailangan lang yun na, muna, integrate mo to ang
digital ko ang payment. Mupaspas to, pero actually mura ni siyang tram, no? Oh, tram, tram pero bus. Oh, bus lang. Oh. Actually it's like it is functioning like a train, but bus lang 'tong gamit. Oh. Oh, train ba, na railway ba? Oh. Kanang kita nimo sa mga railway good. Oh. Designated dan dili patagag unom. Oh. No, no problem with that. That will ko lagi. Paspas lagi ang volume. Pero koto brady na? Koto brady ha. Dili good ko an citywide, no? Oh. Koto brady ha. And then napay mga stops. Oh. Okay, mabito niya na mohunog pagka sa intersection. Oh. Okay, may dato gikas Capitol. Ari mohunog diri sa Maybellana. Sa kaduha lang mohunog. Mm. Yan na may mga intersection, ay traffic light. Oh. Slow down kas puente ana. Oh. Oh. Diri sa Osbeña Boulevard daghang intersection. Una. Okay. Una. You compete. Ang importante diha, naghimo na ba sila o mga palisiya? Ilan naman ang istoryahan ng mga jeepney operators na once magsugo ng BRT, wa nagi mo i-appeal diha. Dili mo appeal din eh. Oh. How about ka ng mga bus? Katong gagmay nga bus? Mauna. Di pa na sila appeal? Okay ba? Kung sa istoryahan na nila, about ang istoryahan na ba na sa media? Mauna siya. O, mauna okay. Po tanon, inyo naman ang istoryahan ng mga ingon nila, there are more or less 2,000 operators. Oh. Ha? Jeepney operators. Magkuha na siya. You have to talk to them. Mag-alsa sila. Otherwise, it will be a failure. Mu-alsa sila? In fact, doon ay ubang, sa ubang countries, gikiha nila ang city council. Mm-hmm. Ano, di may pasudlon nyo diha sa inyo disip. We are taxpayers. Oo. Ni file okay sa mga vehicle owners. Oo. Kaya may tabuan na ron, huwag may pasudlon ang bus lane sa BRT. Mabita na ibutang arong siminto niya na murag barrier na kita siguro ka na para di ka mo-cross. Yes, yes. Mga private vehicles and other, not only private vehicles, kadagang delivery vehicles. Di nakage. Which is the prime kuan sa economy na to kana mga delivery? Muliwag lang ko no. Ambulance mangunsa pa na diha. Oh, labi na kana, importante kana. Oh. Muliwag lang ko gamay engineer no. Sa laing nasod, ang bus, city bus is owned by the city government. Mm. Para ang bayaran lang sa tao, sakto ra gyud maka-maintainer sa operation sa sa bus. Ang bus driver empleyado pod sa city. Tapos sundon gyud niya ang kada bus stop kung unsang orasa. Sa ato nahimo man ang pribado. So imong tan-aw kay kung private musunod magyud na sa pagsaka sa gasolina tapos padak-an ang medyo padak-an gamay ang increase, so would a bus system owned by the city with a driver that is owned by the is an employee mas maayo kay dili wala na nag-agad sa commission or porsyento. In principle mas maayo na. But ikaw politician mo would you gamble? Di na kakadaog. Di na kakadaog, no? Kay daghang mga suko nimo. Daghang mga suko kato mga operator. Pero kani efficient siya. This is kay mo man gigamit sa lain-lain mga nasod, di ba? Mo kini ilang pamaagi nga ang public lang nga transportation is katong mo biyahe padung sa probinsya. Pero kung citywide, it has to be owned by the local government. No problem with that. Mas kuan pero sa higili, mahadlo pa sa tao. Lige, ang government mo operate, dili, after a while, malawsi na po ang kuan. Imuntan aw ang epekto ng BRT, kuan, engineer. Gibutang nila din, this will encourage more people. More people to use public transportation, further reducing traffic congestion and improving overall mobility. Makuan gyud ka, mainganyo ba gyud ka nga mo kuanin, mo sakay gyud ani? In theory, kaya kung kita ka experience diri, in theory, that will encourage. Oo. Just like what other countries have experienced. But knowing sa atong kuan diri, sa atong mentality sa mga Pilipino, na, not only Filipinos, but once maraarang na imong income, tendency is you have to buy vehicles unahon. Unahon palito. Motor, multi-cab. Oo. Kay, bisag in China. Oo. Mo pagka, ara-arang na sa ilang ekonomiya, doon na purchasing power ang mga... Nidaghan ang mga auto eh. Nidaghan. Muna, ang ilang pollution level, ang air quality po nila, nibate po. Oh, 20 years ago, doon na smog sa China, di na sila manggawas because of pollution. Because everybody is buying cars. Para ito magayo. Yes. Unya, gi-promote man sa government. Oh. Okay, generate man sa dugkan. Nya, duna ko sila 20 lanes dito, councilor. 20 lanes after ting laparan. After a while, 5 or 10 years, punok ka na, di na mulihok. Di na mulihok. Because everybody is buying cars. So murag padong ta dito. Mabito na ang China garon is concentrating on trains na. Okay. Okay, based on their experience, they had a bad experience. Bisag usa kalapad pa nimong highway, mapuno gyud pagsukanan.
kanay mong gingon, we should either go up or go down. Onya, sa last part na to, last segment na to. Kani, napailaing claim. Kaya mga pila ni kabok, 1, 2, 3, 4, 5, 5 claims pa. Real-time passenger information, traffic signal priority, and smart traffic management system can optimize the flow of buses and traffic, reducing delays and improving overall efficiency. Yes, I agree with that. May improve gina. Sa papel, mahita mo. Sa papel, sa papel, pero sa actual. Okay, based sa experience sa other countries, kani kong mga habit sa mga Pilipino o ganong mga Indiano. Sa Indians? Ka? Indians ba? Okay, muning ingon ka nga sa New Delhi, ni Palpak. Sa Thailand po napita, or sa Bangkok, ni Palpak. Sa Nairobi, ni Palpak. Ang mentality nga to sa mga Indiano, pareho. Kita is like space dia. They make their own lanes. Oo. Mas sidewalk ka guan, why pa sa ilo? Oo. Masa na ibakante. Suod sila. Suod sila, ana. Oo. Mamsa ng Pilipino. Oo. Yeah, okay, na kay designated. Kagwapo kita system, efficient, computerized. Pero naay musagod ako sa kuman. So, naay mabiriya. Yan ato para bang mga vehicle siri. Kanang way klaro maintenance, padagan ang Japan. Oo. Igkabiriya. Kuman. Oo. So kani, next claim. This will not only benefit BRT users but also have a positive spillover effects on the general traffic flow. Ang ilang buot pasabot, tungod aning BRT, gwapo nag-epekto, mas muna kita og sabihin siya, mas labi man ang atong traffic na karon. Yeah, I mean, I will not go against that. That is quite good. That is the objective. Objective. Wabi to na, basically, BRT, successful muna sa ubang countries, Indonesia, na sila, sa other countries. Mula yun na, lapad mo ilang daang kuan, ilang lanes. Yeah, from, if you start to build a city, gwapo gina ng BRT kay number one, cost pa mo ba na siya? Kanang nagsugod pa kag panganak sa lungsod. Kanang imong ipanganak pang lungsod. Usa na nimo apilan og plano. Dan, why problema sa terrain? Karon ana may atong mga dan, especially going to south, nay mga dan diha na tulis, dan di nakakapalapad konsilon kay nanay bukid kilit. Dili pangpang. Ana ba mga situation ba? So, sa patag lang na area, akong gi-imagine ang Bugo. Pwede na ta magsugod diha og kan. Kung himuong gilang syudad ang Bugo, kana planohon BRT. Planohon BRT. I-incorporate na daan. Apil das dalan. Imbes himo lang kag duha-duha, four lanes, himo ni mo na maybe 8 or 10. Okay. Kay mawadining sa tadaan, why? Para sa BRT. Oo. O, say gusto nimo LRT ba, MRT? Oo. So, ay sa mo paghatag o permit rin mga building, high-rise building, curb. Oo. Along this route. Oo. Maunta na yung angay buhaton. Kaya mo na yung mahitabo, basta kabalo sila na idalal ganyan buhaton. Paliton dahil ng mga yuta sa kay Musaka man, no? We're going to pause for a few reminders. Para sa Tagariot, pila kang gutlo. And then balikan nato si Engineer Boboy after a few seconds. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa akong mugamit ungkoy sakit akong tuhod, i-blackout nako. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha, no. Mag-blackout ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na akong blackout kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mugamit sa koy kay nindot ta ang resulta. Dagang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Natadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siyensya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siyensya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong natadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. Babae lang ako. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Okay. Kani, nandito naman po tayo, balik sa ating mga programa Politics and Beyond. Kausap pa rin po natin si Engineer Buboy Dungog. BRT, Mass Transport System, sana may matutuhan po yung ibang mga nanonood sa atin, mga taga-Tagbilaran, Dumaguete, eventually papunta din yan eh, kasi ang congestion levels, ang population, umaakyat, so tingnan natin ano mangyari. Ito, next claim, BRT can encourage more people to leave their cars at home and opt for public transportation system. This shift in travel behavior will not only reduce traffic congestion but also lead to cleaner, healthier urban environment. Okay, sa mag-target din eh. Ang auto o kanang motor o ang habal-habal o ang kanang kuan? Basically, ang ilang siguro yung auto yun kay a car, what, ako mag-space, mag-occupy ang car. Oo. Kay they say that on the average, you need 15 square meters for a car. Oo. Oh, you need 15, imagine 15 square meters for a car. Oo. Para na kay, nasa ilawas gamay ba na? Oo. 15 square meters. So, mana ilang objective actually? Of course, and other vehicles. Pero katong mga delivery vans, di man to ni mo makuha. Di gito matangtang, no? Di gito matangtang. Pero tinuod ba ni, this will lead to a cleaner and healthier urban environment because there will be lesser cars. Or katong mga lesser cars nga musakay BRT, matakuban ra gihapon to sa sunod tuig nga mga mamamalit og mga abal, mga sakyanan usa kaha. Yeah, imagine god na we are selling almost 100,000 vehicles sa Cebu na registered in Cebu every year. Na nasa LTO record 100,000 ha. Oh, sa Cebu registered in Cebu. Uh-oh. It could be na dire gipalit sa Cebu pero gigamit baro nila sa Bohol o other area. But kana mga sakyanan na once in a while busog ginag Cebu. Maski buhato lang natong 10%. Oh. O di 10 mil gyapon? Oh, 10 mil. Oh. Yeah, every year. So, in fact, last year, we sold 25% more vehicles nationwide. So that's really the trend sa mamotor. Because people want to travel from their home to their work or on sa ilang activity, point to point. Convenience. Door-to-door yun itong gusto ba? Oh. Pero ang BRT will not answer the question of jeepneys, or minibuses, or katong mga motor. Moabot bang panahon nga mas daghang tao maka-afford og motor, mas mapuno na karon ang atong dalan og mga motor. That is happening now in other ASEAN countries. Nga mas daghan ang motor, traffic na. Kita, reklamo na tas kadaghang motor. Go to other countries, Vietnam. Mas grabe. Mas grabe. Labi mas na kay grabe. Mas barato karon ang mga motor, no? Ang ranking ko sa motorcycle ownership di arang Pilipinas diri. Layo, layo pa kita. Padong pa talito. Padong pa. So mahitabo gina. Mahitabo gina. So mali gina na it's not easy, no? It's not easy to solve na ang Cebu City is very challenging. Balik-balik na gona kay we have only an area of flat area where the economic activity is naagod diri ang pila ra 10%? 10%, that's about 30 square kilometers. Okay. Mabito na pwede rin kang maglakaw from north to south Cebu. Okay. Pardo, lakaw ka pa doon Talamban, kaya mo na mamlakuan. Oo. So, 30 square kilometers na hindi ang economic activity councilor, na hindi ang mga big malls. Oo. Big schools, banks, sa pa, mga religious institution, even ang provincial capital, na asa 30 square kilometers, mga condominium. That's why ni-click ang condominium because of traffic. Because they're going up also. Oh, di, kay ikaw, nakuha yung mga kailan na dahil balay na reconciliation, dagwa kay balay. But they are still active. They have to commute every day. Ikaw ang condominium din sa dool sa doktor ka, dool sa hospital. Oh. It will take 2 to 3 hours mauli pa ka sa inyo. Oh. So mauli lang sila sa ilang balay, weekend. Diya sa reconciliation, Luluan. Nakaroy balay da, guwapo sa Amara. It's not practical to stay there every day. Due to traffic, doktor ka. Oo. So, dinhin na lang ka? Oo, magkuha ka kondominium. Para mas doon. That's why ni-click ang kondominium. Okay. Kung wala pa tayo traffic, councilor, di kayo, wala kayo mamalit ang kondominium. Akong pangutana ni mo, you said something off camera. This is not the solution for now. What we need is a solution for the future. Yeah. So, unsa may solution na to for the future? Kaya murag ang atong gitanaw, kanin BRT, mausad ni ang solution para sa umaabot ng panahon. Is this the solution for the coming years or dili na? Murag obsolete. Obsolete na. Obsolete ha. Maybe siguro 30 years ago kung gisugdan nato ni
Pwede pa. Wala pa ning mga dago kang malls, wala pa mga condominiums, maybe. Oo. Because they made that study, that's about 25 years ago pa. Okay. Oo nya, dugay lang na implement. Ya, pila pa to ilang base study nila, pila rato ka vehicles. Okay. In any man go down, the real, karong butanon ako ang mga viewers, if you are from the north of Cebu, not Danao, hakari pa sa Talamban, na nakituyo din siya dad, ato ka mall, shopping ka. Kay mabigyan ay magnet ang mga mall sa mga vehicle owners. Pag ikang kang Talamban, assume may wapang man masog day dito, magdadyo kasi mga auto, labi na gwapo kay mga auto, kumot. Yes. So, yeah, maaari ka ron sa downtown. So, asa man mo ipark? Kay musakay ka BRT? Yes. Oh. Saan man ni mo ron? Asa man mo ipark? Maunas, yeah. Oh. So, ipark mo sa Ayala, mall. Ya, asa man ka, saan mo pagsakay sa BRT na wak may ruta dito? Yes, yes, yes. Oh, bito nang, I don't know, it's not practical. So, katog, ang kuan yun, ang solution for the future is a subway system. Subway, right? Oh, ato si Lalom? Lalom, yun. Sama sa gibuhat dito sa Manila. Manila. Tutagig, oh. And then, karon pa nato gisugdan katong subway system sa Manila, nga mao naman ay pamaagi sa laing mga nasod, di ba? So and it works. It's already, that technology is already 100 years old. 100 years old na ng subway. Subway. Kita, karon lang ta nagsugod. So, gisugod pa ta niya. Sige pa. I'm just happy now na gisugutan na ng subway. Doon na may statement ng DOTR and other, in fact, other councilors now are considering subway na. Oh. In fact, mga planners sa city administration, I understand. I talked to the OIC. They are now considering some parts of the city, subway. Di ba mas maayo engineer pareha sa New York, Tokyo, Moscow, Beijing, and other countries nga ang kinatibukan sa Cebu City, subway. Pagkahuman, mugawas. Let's say mugawas sa Talisay or mugawas sa Miglanilla, above ground na siya. Cheaper man Di ba mas maayo na ginanang pamaagi? Mas maayo pa na. LRT ba? Monorail? Tagamang option. Sa ilalom? Sa ilalom, subway dito ko. Subway, yun. Kaya wala, maligin na. Ang advantage sa subway ha, I will repeat your program. Tapos di pa maguba ang aerial view? Oh. Aerial view nimo? Ma-preserve ang heritage value sa Cebu City. Ang heritage size ma-preserve. Kaya naman ka sa underground. Less destruction during construction. Yes. Kay namas kilom. Yes. Namas kilom kub-kub. Di, ang imong flow, as is gapon. Oo. Ya, no pollution. Yes. Kay electric mana. Oo. Oo. Ya, mas safe ka. Okay. Ya, it will exponentially increase the income of the Cebu City. Why? Oo. Because doon na may share ang siyudad sa every rider. Okay. Sa subway. Na-percentage. May percentage. Okay. Ato manay mo ang, para na ako, public-private partnership. Okay. So, well, kada sintabo, kada piso na ibayad sa subway, na-share ang siyudad na automatic. Tapos, ang mga tao, tuas ilalom. Ilalom. Wala as taas. You will make another city underground. Underground. It is a city underground. And this is the solution not only for today, but for 50 years maybe. Common sense will tell you that pareho ka imong yuta, 100 square meters lang. Gamay ra magina siya, 50 square meters. Saan mo imong pagpalapad sa imong area, floor area? Di ba imong i-patasaan mo? Or ato ko sila lo? Ang kana imong 100, imong unang 5-story, that will be 500 na. Oo. See? Oo. Di naman ka, kaya maoro mo gina imong yuta. Maragyan na, sana sa dala na to. And ang nakamayo ani, maskig mahal siya, pero makabarato ta pag-abot sa umaaging 20, 30, 40, 50 katuig. Kaya kanang subway, pareha sa sama sa ubang mga nasod, 100-year-old technology naman. Just like, doon na ni pag-awa statement si Senator, former Senator Recto, kaya siya may head on sa Department of Finance. Kanaroon gitukod na subway ron sa Manila na 33 kilometers, nag-loan ta ng mga almost $500 billion dollars, ha? Sa JICA. Dollars, ha? I'm talking dollars. Uh-oh. O dollars po ito, peso. Mm-hmm. 400, 500 billion, what do you call this? Peso po ito, peso. Yeah, peso. Uh-oh. Our economy is losing almost 1 trillion dito sa Manila. Tungos traffic. Sa congestion. Oh. So with that, itanaw ni mo, itandi ni mo, daog ita. Daog kayo. Pareho rin po na din yung taon. Bisa ni gasto lang ka 500 billion loan from JICA. But
you gain 1 trillion because of the economic activity, kaya wala ng traffic. Oh, wala may traffic. Oo. Based na direkto din ako, story lang. Okay, yes. Alam mo na certain 'yo? Oo. Pagkasi gagawas. Right now we are losing 900 billion due to traffic. Din sa Metro Manila. Sa din sa Cebu, nabatay kuan kanin. Ang last figure ko was 1.5 billion a day. A day. Oh. Kaya tungkol sa traffic. Oh, so in one year, i-round up lang ni mag 1 billion, 300 billion. So, mas may pang atong gamito na pagtungkod sa sa kuan, subway plus, pwede pa siya dili lang kay 5 ka tuig, dili lang 10 ka tuig, pero ngano man ang atong mga local politician cannot demand from the Manila officials, the OTR, atong mga senador. Oh. When we are contributing trillions of pesos every year sa atong national economy. No na. Sige ta panghambog, Cebu is the largest, the richest province. Cebu City, the richest city. Sige ta panghambog. Yeah. Why cannot we assert? Di talingi on. Why cannot we assert na, panghambog kwarta sa JICA? Tapos, kuan pa. Pila ka buk ang atong butante din eh. Oo. Yeah. Nakugutak kayo butante din eh. Kanang loan din, gigamit nila sa subways, Manila. Apit tagbayad na. Okay. Why cannot we demand our local politicians here? So ang atong i-demanda ni Kuan Engineer is we want Cebu City to be the second city in the entire Philippines to have a subway system. That's right. Ato ginang i-demand, ipangayo na nato. Mao na i-comment sa ako mga Facebook Kuan views ba? Tama ko yung Facebook account. Oo. Puro negative sila, ingon sila. Kuan gana, watay kwarta. My God. Sugdan ko na to. Nga lang kita ka magkwarta to Manila. Pwede bang, maski by portions ba? Hinahinayo na to na. Pwede na mabuhat. So kung Tibok Cebu City, mahimong subway, diin mo gawas ang ang train sa Talisay, Maglanilla, kung saan. Ato na ako nang ipasa sa mga detailed engineering experts. Okay. Ato ang basta within Cebu City, concept. Kuhan yun na, subway yun na. Ako lang po yun, Councilor. Why cannot we demand such amount of project? That is our money there. Atong girimit sa Manila. Yan ang hindi man ta, wag mong tayo katungod mga mayo. Tapos, sa mga tasikan class citizen ta? Tapos daghan lagi tang butante, makabuhat ko tang presidente o mga senador. Ang nakapayad bago, parekos anak ni mo, daghan anak, dosi kabuk anak ni mo. Ang katong dili mo hilak, pasagdan to ni mo. Kung na yung anak mo ni hilak, tagaan mo kindi. Yes. Mo na mo hilak ta. Oo. Musyagit ta nga to. Oo, magpahibalo ta. Kita ta na makiusa ta mga politiko. Dire, mga Cebuano. Mga Cebuano. Oo. Gagaling lang ako. Magkutay senador na Cebuano. Mulagin na. Taka Cebu, ba? Oo. Wala yung musinggit. Magkiusa ta. Pagawas na Cismet, preskon, tanan. We need this project because pero, we are losing. Engineer, 150% you are convinced subway is the way to the, is the solution. More than pa. Kay, around the world, basta densely populated, no, highly urbanized na ang syudad. Di nakapalapat sa daan. Wa nagyulay paagi. Hilabi, ingon ko sila, kaning subway, makatabang ni, if you have a no urban planning. Ingon ko sila, kung nagkagubot, ang nagkaguliyang, kay lain-laing, na building din na ay kananan din hi, maski unsa na lang, kung walay urban planning, walay zone, walay zoning, walay land use policy, mas maayong yung nanalay subway, kay murug yun ang makatabang. Sakto ba? Sakto? Taka like example mo kanang road going to south kay magbihambiyaan ko da buluon na so gamay pa ko hatod karo pag ina mo man wide ni okay 40 50 66 na ko years wa pag ipo mo man ang wide ni going south kanu man because ang kanang road right to way may problema issues pertin do gaya mo man taka wala ko nandaan karon kaysa may to south wa pa kaabot buluon kay na may two lanes kaya po ng buluon. May pay atong sugdan po daan kuhan. Kaning pwedeng na i-train. Oh. Ang train, kutob asa man, karkar lang. Karkar, ma'am na yung proposal sa DOTR. Muna kutob karkar. Ang sa Picas, Danao. Pag-human, ang kasing-kasing aning kuhan, train network or subway system, ang Cebu City. Cebu City. Naay area siguro di Cebu City, na kanaway mga heritage sites, pwede ang monorail. Kaya di magkina kinanadako kayo kanang poste ba? Single po nang siguro 1.5 meter o light LRT. Pwede man combination, di man na ingon na magina. Doon na may proposal ang kuan na kanang city planning na doon na ni suggest na gi-discuss na nila kanang combination na monorail ni LRT. Pero di na pwede din ni Cebu City na.
Murag pupunta kayo, kilala ng subway yun din eh. Kaya yung tagal naging mga heritage sites. Maigo, oo. Oh, kapag ay pagtukot sa flyover, kaya nung katos una na daghan gani, kuhan, against ana. Oo. Oh, oh. Matapunan ang ilang kuhan, fasad. Oh, fasad, oo. Oh, oh. Sa simbahan. Ang restaurant, maigo. Ang binegosyo, maigo. Sa convent nila, oh, maigo. Ana. So, mas maig yung ilalom yun. Ilalom lagi, ilalom lagi. That lasting na gina, lasting ba? Kuhan na gina nga issue. Okay, yeah. You will create, anang kamayong ilalom, consider, they can have their own, mura pag little kuhan, kanang city administration sa Ilaom. Tapos na ay mga na ay kananan, oh, pareha sa Japan nga, oh, sa Silong na ay mga kananan, na ay supermarket. Oh, akong diba? Kong dream na consular, we will create a Metro Cebu kuan, subway kuan, authority. Authority. So independent siya sa palisiya sa above ground. Yes. Himo mo inyong palisiya diha sa Silong. Oo. Oh, oh, oh. Nanay mo. Mura himo kag lain sundad ba? Oo. Oh. Oh. Pareho ko na ng condominium. Pwede din sa Osaka floor, lain ang nagda, lain second floor, lain po nagda, na establishment. O, depende rin na sa... So, okay. Kanina yung tinood yung mass transit kay oh, ang tibuok Cebu City, covered sa subway, hmm, pag human, kung nagkakarkar ka, musakay ka ng oh, Osaka kuan, okay, ticket oh, lang, oh, oh, palitan, mukha naog ka din oh, na sa kuan, dapit sa oh, Tubangas Kapitulyo, na subway din na, oh, mukha to kagkarkar, dito na kumagawas. Dito ni mo iparking ang imong mga auto karon oh, o rin mo sa kanan. Diba? Kaya kani atong history na karon, daghan sing mga pa. Koro sa mga God dag damgo pero puso gumatas damgo. Kilala lang 30 ang Manila man gani nagdamgo oh, din abuhat yun nila. Ako nalipay lang ko Kansilor kay at least nasugdan sa Manila ang subway kay sa una bugal-bugalan man ko sa mga kaila so problema ka damgo engineer oi wa magita di nato nakaya. Iko nalipay lang ko kay nasugdan na, nasugdan sa Manila. So, pero maski dako kayo ang atong gastuhon, pero mao man gyud na ang solusyon sa kaugmaon. Kanang di lang for 10 years dayo pa gyud ni. Ikaduha, nabuhat sa Manila panlitan kanang 33 kilometers. Oo, 33 kilometers from all the way to Dos Marinas Cavite siguro na siya. No, Balinchas to Dos Marinas ba? Balinchuela to Taguig. Oo. Kung magsakay kag auto it will take 4 hours or 4 or 5 hours. Pero kung mag train ka subway, 30 minutes lang siguro. Oo. So, nga man, ikaw mismo, di ka gusto magdag-auto, musakay nalang ka na. Tanawa, ang nanatay subway, o kanang combination pa doon sa south, oo, pwede na ka, tuwakas na kakar ka, na call center agent ka, pwede na ka, di na ka mo-renter eh, mag-commute ka. Oo. Kar-kar, kay dali naman kayo. Dali na kayo? Oo. Kay subway man? So, mo-develop po ang ato housing sa probinsya. Okay. Spread ba? Oo. Di na mag-condo to the ciudad ba? Oo. Tapos, ang mga tao, mga gitawag aerial rights, sabot kasabot ba ang tawag ka ng aerial rights? A-E-R-I-A-L. Sa ubang nasod, gibutan nga nagbuhis, basta gani, di ka kakita sa langit, tasan ang buhis, labinag ka ng mga tag-as ka building because every person has a right to see the sky ko, no? Muna yung problema. Yeah. It will also, by doing the subway, once and for all, it will solve the flooding of the city because pwede naman ang incorporate sa design. Sa city, at nga pwede mo kuhan, no? Kanyang mga spaghetti wires. Dito na po sila, lo. If you go to Cebu Business Park and there is IT Park, basically, wala na may mga wiring diya. Wala na may wiring sa taas. Taas, may gilubong sila. May gilubong sila. So, IT Park. So, ato yun ang hangyoon. Puslan man, mga yun nalang tagdinagko. Dili na to. Ay, nalaginagko. Ay, naginagbay. Naigiingon ko, no. Sa napoy nagpulong ani. Mayra ng BRT. Kaya maski dili mahina yun or matanggong. Pero at least, nasudlan ko ng kwarta ang ekonomiya sa Cebu. Imong tanaw. Anyway, siguro na ay kuan pero ako galing nakapay mo sana ang Chinese contractor man kaya understand ang nag-construct na Chinese man. Kita man jud sa uniform. Gi outsource sila gi pasa sa kuan. Tapos ang original plan ko sa BRT wala gyud na sunod kay murag nilikoy-likoy man na kay murag ipangitaag paagi ko no na yung mga yuta din na, na bulahan. Around the world na ginay pag implement nila sa BRT, no. Nagyan na mga isyu ana politics ng mga interest negosyo so mo sa original plan dikit matuman daghan lagi factors mo sud tapos Cebu is a heritage the entire Cebu is city is a heritage site actually mabitaw dili sad ideal ang kanang mga skyway kay imagine na wag skyway so maguba gyud ang mga heritage site tinuod so duha ra magikapagi either you go up you go down una ang so sa, let's go down kay kung aerial pod di na nato makita ang kon bati na kayo ang abog mandupad di na ganita gusto na ang spaghetti nga mga kon kana pa bang building nga kon so ang sakto ka ato mao sidad
Lagi sa iyang kuan ba kanang karakter guilty, karakter ba na siya karakter oh wani ka din dili ni Metro Manila Cebu City dili kita ngani mo next kayo wala pero tag Manila mura tag balik sa Manila na po bati kayo di ko sugot ana oh so hopefully oh, naka lang ta ma preserve just like other European countries na preserve nila mga heritage tungod sa isaboy and then kuan na I'm not even talking about projected congestion levels cars vehicles population migration etc etc ang nakagwapo aning sa subway kay ang tanang kadaghanan sa tao to sa ilalom. So ang mga kadalanan mas jutay ang tao. Paspas kayo ang kuan sa kanang sabi sa Manila that would run 80 kilometers per hour. Mana siya. Ya, so, may pedestrian mo labang. So diretso la. So Engineer Buboy, walang ta. Dungog, sige lang tag magsige tag damgo ani basta. Usa na engineer, we want Cebu City to be the second city in the Philippines to have a subway system. We should demand. We will demand. Puslan man, mangayod na lang tagdinagko. O, hindi liyan ang ginagmayoy. Pagkahuman, kung ano pa. Tagdinagko. Kuprason pa, kuprason. Apil tagbayad, ano ilang himong sabis mo nila. Apil tagbayad, ano? Okay. So, daghan salamat, Engineer Buboy Dungog. Daghantang na hibawanan eh. Pero, dako yung kayong problema, ano eh. So, ang land use policy, zoning, setback, urban planning, regulation, population migration, congestion levels. It will take, kanyang tapika, bisak-bisak kabuhan pa. Mauna, mauna siya. So we'd like to thank Engineer Buboy Dungog for sharing his 1 hour with us. Ito po ang Politics and Beyond. Sana po meron kayong napulot na kahit papano ay magagamit ninyo sa kanya-kanya ninyong mga probinsya, sa kanya-kanya ninyong mga lungsod. At baka pwede rin kayong mangarap na kayo ang pangatlong lungsod na merong BRT. Or rather, Saboy. Okay, so ito po si Consial Eric Espina na Cebu City. Daghang salamat sa pagtanaw sa Politics and Beyond. Thank you. Thank you. Very good.